So magandang araw sa ating lahat. Andito tayo ngayon para ituro kung paano tayo makagagawa ng mura lang at walang bayad na online enrollment system. So kailangan lang talaga dito yung wifi connection or kaya kahit anong klaseng internet connection meron kayo, pwede nyo magawa ito. So hindi kayo magbabayad ng website, hindi kayo magbabayad ng kung anumang mga programmers para magawa itong online enrollment system. Ito kailangan ito para sa ating LIS quick count na tinatawag. Yung learner enrollment and survey form ang gagamitin. So dito sa aking ibabahagi ay makikita nyo kung paano iniisa-isa yung mga proseso para sa paggawa ng isang online enrollment system. So ano ba ang gagamitin natin na application? Ito lang. Punta tayo dito sa Google. So dito gagawa tayo ng ating account sa Google. Kung meron na tayong dating account, mas maganda po yun na gagamitin natin. So i-open natin yung dati nating account sa Gmail na nagawa na natin. So meron na tayong account dito sa MNCHS, halimbawa sa aming eskwelahan. Meron kaming MNCHS enrollment system na tinatawag. So dito meron kaming Gmail. Yan po ano. Ipapakita ko lang yung laman ng ating Gmail. Ayan. Nandyan yung ating Gmail. Pupunta lang po tayo dito sa app launcher ng Google na tinatawag na Google Suite o kaya yung Google Workspace for Education. Pupunta tayo dito sa yan, Google Apps o kaya app launcher na tinatawag. Yan yung tinatawag din na waffle icon na tinatawag. So pupunta tayo dito ngayon sa Forms. So pagpunta natin dito sa Google Forms, dito tayo gagawa ng ating online enrollment form na tinatawag. So hindi na yung mano-manong pagpiperma, pagsusulat sa papel na gagawin natin, tapos mag-i-encode pa tayo, bibilangin natin kung ilan yung mga nag-enroll sa bawat kategory. Ano? Mahirap po yun. So dito, meron na tayong mga nagawang mga online enrollment forms, mga survey forms base po dun sa LIS-LES form or yung MLES na tinatawag, MLESF na tinatawag. So, halimbawa, punta tayo sa grade 7 MLESF ng ating paaralan, yung Masbate National Comprehensive High School. Dito po natin makikita na dito natin gagawin yung ating online enrollment form. So, ayan, maglalagay tayo ng title dito. Maglalagay din tayo ng title dito. Dito, maglalagay tayo ng title. Ayan po ano. So, ayan. Dyan natin ilalagay yung ating picture na para ma-identify agad ng mga estudyante kung anong grade level ang kanilang pag-i-enrollan. So, gagawa po tayo per grade level para sa ating online enrollment system. So, may grade 7 na po tayo. Sa ibang grade levels, meron din tayong ginawa. So, ipapakita ko lang ano, yung ibang grade levels kung nasaan sila. Ayan po, may grade 7, may grade 8, may grade 9, may grade 10, may grade 11 at may grade 12. So meron na rin tayong nagawa para sa early registration ng grade 8, grade 9, grade 10, grade 12, grade 7, ayan, at grade 11. So meron din sa transferees. Meron din akong ibang ginawa pa ng mga survey forms para sa iba namang data na kailanganin ko. So ayan, balik tayo dun sa grade 7. Ano? So ayan, kung assuming na nakapag-pa-enroll na tayo ng mga estudyante, kapag dumami na sila, makikita natin yan dito sa responses na nasa 1,136 responses na agad yung pumasok sa ating online LIS enrollment system. So dito makikita natin sa responses kung sino-sino yung mga sumagot sa ating survey form. Ayan. So dito may mga preview kung ilan yung sumagot sa bawat question. Andyan yung mga sagot. May mga preview dyan, may mga data, may graph na pinapakita, may tables din na pinapakita kung sino-sino yung mga sumagot sa ating online survey form pagdating sa enrollment. So makikita natin na marami talagang responses na pumapasok. So within a period of halimbawa more than 10 days yata yung nagdaan na LIS enrollment quick count. So from September or August, na simula August 25, nagtapos ng September 30. So halos more than 1 month din yung itinagal ng ating LIS quick count na yun. Kung hindi ako nagkakamali sa mga
araw na yun. Ano? So nandito, pinapakita ko yung mga preview ng ating data. So syempre, hindi kayo dapat makalimot sa paggawa ng questions bawat item na nakalagay doon sa enrollment form na tinatawag. So may title din yan, bawat section. So halimbawa, sa letter A, andyan yung grade level and school information, antas at impormasyon ng paaralan. Yung school year sa A1, A2, yung kung may LRN ba or walang LRN. Then A3, returning, balik-aral, and so on. Papunta tayo dito sa iba pang datos tungkol naman sa estudyante. Ayan, makikita nyo ano. So, may iba pang mga datos. Sa student information, halimbawa, sa letter B, andyan yung sa birth certificate ng bata, learner reference number, last name of student, first name of student, middle name of the student, extension name, kung meron, ang birth dates, andyan din. Hindi ko pwedeng ipakita ng matagal, ano, baka makapture ng ibang tao na gamitin sa masama. So, papahapyawan ko lang yung mga datos na yan. So, ayan. So, may letter C din tayo dyan. Ano ba, titingnan natin kung ano ba yung letter C. Tungkol naman sa parents or guardian information. So, meron ding iba pang datos na hinahanap dito sa mga magulang. Ano? So, kailangan yung kanilang schooling or educational attainment. Binibilang yan sa LIS Quick Count. Yung kanilang, kung beneficiary ba sila ng 4Ps. Sa letter D, yung household capacity and access to distance learning. So, pinapakita dyan yung iba-ibang datos tungkol sa access to education ng pamilya. At sa mga access, pagdating sa access sa mga devices and internet connectivity. So dyan pinapakita yon. Sa letter E, kung pumapayag ba sa limited face-to-face classes. Malamang, ngayong LIS Quick Count na darating, ngayong pasukan, 2022-2023, ipapasok na dyan yung vaccination status ng mga bata. So malamang, idadagdag yan sa question sa ating questionnaire or survey form na tinatawag. So, kailangan pumasok din dyan kung anong modality na ang pipiliin. Siguro, aalisin na yung ibang modalities. Kumbaga, face-to-face na lang siguro ang matitira, no? Kasi full face-to-face na raw ang i-implement ng DepEd. Wala ng modular, wala ng printed, wala ng digital, wala ng online classes na magagana. Pero, hindi ako siguro magiging negative pagdating dyan. Kasi, ang ibang bata pumipili pa rin ng modular yung gusto nila eh. So sinasabi ng DepEd na hindi na mawawala yung online class. Dati di ba sinabi nila hindi na mawawala ang online class, hindi na mawawala yung ibang klase pa ng modalities. So malamang sabay, side by side with the face-to-face classes, mukhang magkakaroon pa rin ng modular at saka online classes. So andito sa last part, syempre mag-a-agree yung estudyante na dapat isa subject sa Data Privacy Act yung kanilang mga datos. Ano? Hindi dapat yan gamitin sa ibang bagay. So, para lang sa data gathering ng paaralan. So, andyan, mag-a-agree sila. Pipindutin nila syempre yung I agree dyan. So, dito sa ating datos, dito sa settings, dyan mo isi-set kung ano nga ba yung gagawin mong form. So, dapat hindi yan quiz kasi kukunin niya yung email address ng mga bata, i-re-require niya. So, mahihirapan silang sumagot. Hindi agad mag-open ang form kapag yan ang nasa setting. So, sa responses, manage how responses are collected and protected. So, nandyan ay yung settings, hindi ko na i-open. Sa presentation, dito sa mga default questions, so, pwedeng i-require mo lahat ang mga questions. So, make questions required by default. So, yan yung nakalagay. So, hindi mo rin dapat i-require yung mga bata na mag-submit ng mga documents o mag-upload ng mga attachments sa form na ito kasi automatic i-require niya yung email address ng mga bata. So, pag ganyan ang nangyari, ang mangyayari ay kailangan nila mag-login muna bago sila makasagot ng enrollment form na ito. Hindi pwede yun basta-basta kasi masisira ang iyong data gathering. Hindi makasasagot yung ibang mga bata. So pagdating dito, kailangan natin i-select yung response destination kung saan ba mapupunta yung datos. So create a new spreadsheet. So pwede tayo mag-create ng new spreadsheet. Papasok yan sa dito sa Google Sheets na, ano? Papasok yan sa Google Sheet. So, punta tayo sa Google Sheet ngayon. Sa Google. Papasok tayo sa Google Sheet. Punta tayo sa App Launcher ng Google Apps din. Dito sa Google Sheets. Punta tayo sa Google Sheets. So, makikita natin nandiyan na Grade 7 MLS MNCHS. So, at 9:43
AM, tama, 9:43 AM. Ayun. So dito na nakalagay yung ating datos. So ano ang pinakamagandang gawin dito? Hindi tayo dito mag-analyze kasi medyo mahirap mag-analyze sa Google Sheets. So hindi ko pa kabisado kasi yung ibang mga settings diyan. So pupunta tayo dito para at least man lang ma-clean up natin yung ating datos. So i-remove duplicates natin muna. So i-remove natin yung duplicates, data has header row. I-unselect natin lahat. Punta tayo sa last name ng learner at first name at middle name. So yung tatlo na yan, isi-select natin para matanggal yung ibang duplicate data na nakapangalan doon sa isang particular na estudyante. So remove duplicates, halimbawa 75 duplicates ang nawala. So ang daming dumoble ang datos. So ang unique rows, meron lang tayong 1,061 rows out of 1,136. Ano? Ang daming natanggal na duplicate. So pwede na nating i-download yan dito sa file. I-download natin yan as Microsoft Excel. So pag na-download na natin yan as Microsoft Excel, so i-open natin yan, syempre. I-open natin yan. So nasa Microsoft Excel na yung ating datos. Ano? Nasa Microsoft Excel na, waiting po tayo ng pag-open ni Microsoft Excel. So sandali lang kasi medyo matagal-tagal ito. Bagong bukas kasi na application siya ngayong araw na ito. So kung naku-open na dati yung Excel ko, mas madali siyang magbubukas dito sa aking laptop na ito. So ngayon, nandito na, no? So dahil galing nga ito sa internet, so may option tayo kung gagawin nating protected view ba or non-protected view. So enable lang natin yung editing kasi safe naman yan. Nasa Google naman yan galing. So enable editing, nandito na yung ating datos. Ano, hindi ko ipapakita lahat ng datos ng kabataan dito dahil nga sa Data Privacy Act na tinatawag. So lahat ito nasa grade 7. So pumasok lahat dito, grade 7 sila. Papasok sila sa grade 7, mula sila sa grade 6. Yan yung name of new section na gusto nilang mapuntahan. Tapos yung grade naman na galing sila, kung saan sila galing na school, nandito. So iba-iba yung sinulat nila, hindi yan pare-pareho. Pwede ka mag-edit dyan para magpare-pareho sila ng section. Kasi minsan may nakalagay grade 6 Archimedes, 6 Archimedes, or kaya Archimedes lang. So tatanggalin mo yung iba-ibang nakalagay, ilalagay mo lang Archimedes lang lahat para maging uniform yan lahat, para ma-analyze mo yung data. Dito naman sa grade level na kailangan nilang puntahan, kung ano yung gusto nilang section, yan yung lalabas yan. So tatanggalin mo lang yung mga grade 7, yan, tatanggalin mo yan para maging malinison. Yan na lang yung lalabas. So malinison. So ito, tatanggalin mo rin yan. Yan yung mga section na gusto nila. Alam mo, sa ibang sections or sa ibang grade levels, importante yung name of new section na pupuntahan. Kasi ito yung paraan natin para matrace kung sinong mga teacher or section advisors yung nagpapa-enroll ng mga estudyante sa kanilang section. Ano? Kasi dyan din makikita kung nagtatrabaho sila para magpa-enroll sa kanilang section. So importante makita yung name of new section. So ito, last name at of section, last name of school, or last school attended, sorry. So last school year, nandito rin. May iba dyan sumasagot na ibang school year yung kanilang pinanggalingan. So 2019 to 2020 halimbawa, yung iba mas matanda pa o kaya mas matagal pa. So dito rin yung mga school ID, yung school address, yung school type, yung school na mag-enroll sila, syempre, isa lang yan dito sa school natin. So, preferred distance learning modality, yan, dito rin yan. So, kung modular printed or digital, or kaya online sila. Tatlo lang ang ino-offer ng MNCHS. Modular printed, modular digital, at saka online. So, dito rin sa PSA, birth certificate, nakalagay din. Yung nationality, yung learner reference number, last name of students, yan. Iba-iba pang data yan. So marami yan. Hindi po pwedeng i-preview lahat. So tingnan lang natin. So paano natin i-analyze tong data na to? So punta tayo dito sa pag-highlight ng lahat ng data. No? I-highlight natin. Then punta tayo sa data. Isosort natin yan. Depende sa last name ng learner. So sa last name of learner, para mapagawa nyo o magawa nyo alphabetical yung kanilang mga pangalan based sa last name. So ayan, magkakasunod na yan. Ano? Magkakasunod na yan. So hanggang
Z, letter Z, from A to Z na yan. So, depende lang. Dito tayo lagi, i-highlight natin, punta tayo sa data, punta tayo sa sort, i-click natin itong my data has headers. Yan. So, pupunta tayo dito sa iba naman. So, kung lahat, ang titingnan yung data naman ay yung religion, halimbawa, religion. So, yung religion naman yung magiging alphabetical dyan. So, yan, halimbawa, yan, Buddhism, Christian, or Christianity. So, yan. Depende kung ano yung data na kailangan nyo, yun yung magiging alphabetical. So, doon kayo titingin. Paano naman para makakuha tayo ng data na based on tables at saka graphs? So, madali nang mag-graph dito. Ano? So, insert muna tayo ng tawag dito. Yung tinatawag na insert pivot table. So, pivot table from table or range yung pipiliin natin. So, ayan. Pipili tayo dyan. Ilalagay natin dito. Pupunta tayo dito sa responses. So, isi-select natin yung lahat ng data natin. Ayan. Isi-select natin yung data natin na yan lahat. Lahat na yan. Hanggang dito sa I agree. Lahat ng nasa loob ng spreadsheet, isi-select natin yan. Then, ika-copy natin to. You have to copy that. Okay. So, ayan. Pipili na tayo. So, halimbawa, ang gusto nating malaman, kung ilan ba sa mga bata ang titingnan natin siguro kung ilan sa mga bata yung modular or digital. So, tingnan natin. Ano? Kung ilan yung mga batang modular at digital. So, paano ba natin titingnan yan? So, andito. Preferred or preferred distance learning modality. So, ilalagay natin yan dito sa rows. Ganon din yung isa pa dito naman sa values. So, paano natin lalagyan naman ng kung ilan yung babae at lalaki? Ayun. Pipiliin natin yung sex, syempre. So, ilalagay natin yan sa columns. So, ayun. Andyan na yung kung ilan yung, kuklose muna natin to ha, kung ilan yung babae at lalaki. So, nakalagay na dyan kung ilan ang babae, ilan ang lalaki. Bawat modality. So, nakikita natin, no? Ang dali-dali lang bilangin. Hindi ka na magmamano-mano dito. Kasi dito kasi, pwede mong manumanuhin pag bilang. Igaganyan-ganyan mo lang. Eh. Lalabas dito yung count sa ibaba. So, halimbawa, sa dito, so sort natin ano by modality. So, tingnan natin, sort natin by modality. Asa na ba yan? Ayan. So, dun sa preferred distance learning modality, ayan, naka-alphabetize na yan. So, mauna ang digital, susunod ang printed, at susunod ang online. So, ang pagbilang dyan, kung mano-mano, gaganituin lang natin, ayan ano, ilan yung digital, ayan, bibilangin natin, ang count is 73. Yung modular naman, bibilangin din natin kung ilan yung count. Marami-rami yung printed, ano? Yan yung pinakamarami, yung modular printed, nung nakaraang enrollment natin. So, ayan. So, sa printed, nandyan, 871, ang dami. Dito naman sa online, titingnan natin kung ilan ba sila. Konti lang yung online, nasa 170. So, ayan. So, yan yung mano-mano na paraan. So, dito, tatawagin natin ito, pivot. Pivots. Ayan. So, ito na yon. So, grand total is 1,061 kasi na-delete na natin yung lahat ng, sorry, lahat ng duplicates na delete na natin. So, yung sumunod naman, yung male ay 520, yung female ay 541. So, mas marami yung babae kaysa sa lalaki. So, ilan yung online? 117 lahat. 49 ang lalaki, 68 ang babae. 871 yung modular printed, 441 yung lalaki, 430 ang babae. At yung modular digital naman, modular digital, sorry, 73 yung total, yung lalaki ay 30, yung babae ay 43. So ayan, nakikita nyo, no? Sample lang yan na ating data. So punta naman tayo sa ibang data na kailangan natin. So insert table pa rin tayo, pivot table. Ipipaste lang natin dito yung kinopy natin kanina para hindi na tayo mag-highlight ulit. Titingnan natin kung sino naman yung mga
nasa sections, ano, marami yan. So hindi pa natin naayos yung ating data kung ano yung mga section na dapat nating ayusin. So halimbawa, ang kailangan natin ay yung tingnan natin kung ilan ba yung mga edad na meron yung mga bata, ano. Tingnan natin kung ilan yung mga edad. Nasa bracket ba yung mga edad natin na kailangan. So tingnan natin kung ilan yung mga edad na kailangan natin makita. So ayan, hindi pa malinis yung data natin kasi may naglagay ng 11 years old, may naglagay ng age lang talaga or number of years lang. So hindi malinis yung data natin, pero andyan nilalagay kung ilan talaga lahat. So punta naman tayo sa ibang data, mag-insert lang ulit tayo. Ano? Insert lang. Insert pivot table. Then ipipaste lang natin yung ating data set. Okay. Punta naman tayo dito sa kung ilan yung sa religion, halimbawa, sa religion tayo. Okay? Ilan ba yung babae at lalaki bawat religion? So, makikita natin yan dito. So, ayan. So, yung total ay 1,061 pa rin. Siyempre, yung lalaki ay 520. Yung babae ay 541. Tapos, ayan, yung Buddhism nasa dalawa lang. So, Christian, nasa 27 kasi nagbago yung ating questionnaire noon. Binago natin from Christian to Christianity. So magkapareho lang yan. So idadagdag lang natin yung 27 sa 934. Ganun din yung 11 sa 465 at 16 sa 469. So yung Islam nasa 12 or 12. Yung non nasa 25, yung other 61. So makikita natin yung count ng ating data. So ganyan lang po mag-analyze ng ating data. Kung gusto nyo naman tawag dito, gawa ng graph yung ating data, punta lang tayo dito sa insert graph. Yan, ano? So, halimbawa dito, punta lang tayo dito, insert tayo ng graph. So, ayan. So, mas marami yung Christian. So, ayan yung babae at lalaki, ibang kulay. Magkaibang kulay yung babae at lalaki dyan, ano? So, yung male ay pula, yung female ay blue. So, mas marami yung Christian kaysa sa iba pang religions. So, yun lang po sa ngayon. Maraming salamat sa pakikinig at magandang araw.